What's up, guys? So today I'm going to tackle about the 30 years of experience of ICT. So this will be called formula for trading. Okay, so since majority of you guys don't have enough time to watch the whole 2021, 2022 and 2023 mentorship ni ICT, so now i-summarize ko sa inyo kung ano yung tinuro niya sa atin for his 30 years of trading experience, okay, in the market, no? So now, since last na topic ko sa inyo is explaining the session breaks or the session, which is Asia session, London session, and New York session, the AM session, and then the PM session, na-explain ko naman na sa inyo yon. So now, dadagdagan pa natin siya ng isa with a confluence. Ito yung tinatawag nating, what do you call that? The dollar index confluence, okay? So in that case, guys, you need to have a symbol or kailangan nyo siya i-favorite dito sa inyong watch list. So just click the plus sign here, okay, and then type DXY, okay, and then kakailanganin niyo tong nasa unahan na to na DXY, and then ang pangalan niya is US dollar currency index CFD, and ito yung ating source TVC, okay? So now i-favorites nyo siya, ma-add siya dyan. So, kayo na lang bahala mag-customize na ito. Pwede kayo mag-add ng mga section and then symbols nyo. Okay? Pwede nyo rin ibahin yung mga tag. So, gusto nyo gawin blue or what. So, there you go. Okay? So, now, once you have the DXY, ito yung tinatawag namin DXY, once you have the dollar index, so, pwede nyo na siyang magamit. So, there you go. Pwede nyo siya i-view ng 1-hour daily to lower time frames, okay? So, but I really do recommend na baka kasi mamaya may magtanong sa inyo, okay, or magtaka sa inyo na, Sir Kim, this is dollar index, okay? So, ito yung index ng dollar, okay, kontra sa mga forex pairings, okay? So, let's say for example, USD-JPY, okay, EUR-USD, GBP-USD. So, dito nila madalas tinitignan yung currency ng USD dun sa pairing na yon, okay? Para ma-anticipate nila kung ano ba yung possible na strong movement, mas strong ba yung dollar index compare sa GBP or sa EUR, mga ganun ba, okay, sa forex. So now, just to make it clear, hindi po namin itinitrade si dollar index, okay? Hindi po itinitrade si dollar index, even ICT itself, okay? Hindi niya po nire-recommend na itrade si dollar index, naiintindihan? Hindi po tinitrade si dollar index. Don't take my word out of context. I will repeat it for the one last time. Hindi po tinitrade si dollar index. Okay? Yun po ang recommendation. Okay? Hindi tinitrade. So, ibig sabihin, sir, ano pang kwento niyan? Diba? Ano pang kwenta niyan? Hindi naman pala siya matitrade. Ba't ko pa siya titignan? Tama? So, when it comes to trading, we should know kung ano ba yung secret or ano ba yung itatagong ways ng market na gumagalaw siya behind the scenes. Like, ano ba yung secret way niya para makuha natin na, okay, gagalaw to papunta dito, baka mamaya gumanto yan, or whatsoever. Pwede mo siyang mahuli. Okay? So, ito yung sinasabi ni ICT for the last 30 years ng experience niya, is nalaman niya na ang dollar index, S&P 500, Nasdaq, ay correlated sila. It means, let's say for example, ganito. So let's say for example, si dollar index to. Okay? Si dollar index to, alam nyo naman, majority of you guys, alam nyo naman ang trend line. Okay? Alam nyo naman ang trend. Ito si DXY. Ito si, ito naman si S&P 500. And then Nasdaq. Okay? Ganyan sila. So, ito, nag-i-incline, then majority nagde-decline. Naiintindihan nyo ba yung point? So, ganyan. Okay? Yan, parang ganyan yung point. Okay? So, si DXY, dollar index, tumataas, the rest ng stock market and forex pairing, bumababa. Okay? So, now, Sir Kim, paano namin ma-check to or paano namin mas magigets yung point na pinagsasabi mo dyan? Okay? So, now, pupunta tayo dito. So, may papakita ko sa inyo. There you go. Formula for trading. Okay? So, this is a macro trading session. New York opening session, Monday to Friday, 10 to 11 p.m. Philippine Standard Time. So,
maya na tayo pumunta dito. Okay? So, ito yung 30 years experience ni ICT. Okay? So, may formula tayong tinatawag. Kaya nga sinabi ko na this is a formula in trading. Okay? Kaya nga sinabi na formula to for trading. So, now, isusulat nyo sa notebook ninyo or pwede nyo naman kabisaduhin na lang to. Okay? So, US dollar index formula, if the dollar is going up, that means risk off. Ulitin ko. If the dollar is going up, it means risk off. Okay? Then the stock and some forex pairs will have a hard time going up. Okay? Next, if the dollar is going down, that means risk on. Then the stock and some forex pairs will have an easy and not stressful movement towards to the upside. Now let's dissect that one. Dixie goes up, stocks goes down. Dixie goes down, stocks goes up. So now, parang ganito yun nangyayari sa market. If yung dollar index ninyo ay trend pataas, then definitely the stocks will do the opposite of that one. Possible pababa. Okay? So, para malino tayo, this is the Dixie or dollar index. Dixie kasi tinatawag namin dyan para mas madali kasi nga ang hirap banggitin or nakakabulol banggitin yung dollar index pagka minsan nasa mismong ongoing market ka na. Stocks and then forex. Okay? Stocks and forexes. Madalas lahat magkakasabay. Okay? Siyempre, vice versa naman to guys. Okay? Vice versa naman to. So, hindi na kayo pwede, hindi na kayo mahihirapan pa. Vice versa to. Maintindihan? There you go. So, now, let's go to the understanding of risk on and risk off. Okay? Punta tayo dito. Okay? The correlation between the dollar index and the E-mini S&P futures can be classified as risk on or risk off. In order to understand the risk on and risk off method concept of ICT, you must understand first the simple guide I note here. See the following. Lower dollar means risk on. For ES, it means it will go up or higher. Higher dollar means risk off. For ES, it means it will go lower. Okay din yan? There you go. Okay, so now, more in-depth explanation regarding risk on and risk off explained by AI or artificial intelligence. A risk on environment is characterized by a higher appetite for a risk and generally occurs when the investor are optimistically about the prospects for the global economy. During the risk on environment, investors tend to favor high yield assets. Okay? And may be more likely to buy E-mini futures, which is considered as a higher risk investment. Naintindihan? Yan yung tinatawag na risk on. So, isipin nyo na lang parang ganito. What if Bitcoin? Tumataas si Bitcoin. Siyempre, mataas yung risk. Naintindihan nyo? Mataas ang risk pag tumataas ng market. Why? Marami tao nakatingin doon. Maraming tao nakatingin doon. Maraming tao gusto mag-profit sa taas. So, pag ikaw ay nahuli, malaki ang risk mo doon. That's why it's called risk on pag tumataas ang market. Risk on. Higher risk environment yon para sa'yo. Ang risk off, ibig sabihin, siyempre, alam nyo naman lahat, common sense naman, kapag hindi pa sikat ang bagay, pag hindi sikat ang bagay, mas maliit ang chance ng risk. Why? Possible, maliit lang di ilalagay mo. Naintindihan? So, that's a simple, you know, explanation regarding to that one. But let's go to the artificial intelligence example. A risk-off environment is characterized by lower appetite for the risk and generally occur when an investor are concerned about the global economy. During a risk-off environment, investors tend to favor safe haven assets such as the US dollar and more likely to buy dollar index as the way of hedging against the market volatility. Kasi alam naman natin, ang stocks ay pwedeng mag-goes up and down, up and down, up and down. Tama? Pero, ang dollar,
55 kung 55, 54 kung 54, 53 kung 53. Hindi naman po pwede mag-plummet down ang US dollar, naiintindihan? If you go to your Google, okay? US dollar to ganyan, okay? Hindi yan plummet up and down. Tingnan niyo 5 years siya, no? From 50 to 58, hindi ganun kalaki yung jump niya. Not unless the S&P 500, tingnan niyo kung ganun kalaki yung increment ng downside to upside niyan. From 42.14 down to 41.80. And then if you go to the daily time frame of that one, napaka-volatile nito. Okay? So, ang dollar ay hindi po pwedeng ganun. So, kadalasan doon nila mas nilalagay or safe haven yun. Tinatawag nilang safe haven yun para sa kanila. Naintindihan? So, that's the risk on and risk off. Now, Sir Kim, how can we do that on the live trading charts? Paano namin ito makikita during live trading? Baka mamaya kasi, Sir Kim, hindi namin alam paano gamitin yan. Tama? So, now, pupunta muna kayo sa S&P mini futures ninyo. S&P 500 ninyo. Okay? So, there you go. So, if you want to have this one, okay, ang broker ko po is 8 cap. So, nasa 8 cap po ako nagtitrade. Pwede nyo rin po itrade to sa BingX ninyo. So, in order to find that one into your BingX account, kung wala pa kayo account sa BingX, pwede kayo mag-register dyan. Kasi ito, yun lang yung tanging way in order to trade dollar and then S&P 500. Okay, so go to your watchlist. Okay, just go to your watchlist and type S&P 500. There you go. Type S&P 500 and then you will try to take a look kung nasan yung BingX dito sa dulo. So now let's try BingX. There you go, wala. So, punta tayo sa futures, indies. There you go. Makikita nyo na lang yun dito, nalalabas yung ating BingX, BingX broker somewhere around in these zones. Okay? Pero if may 8 cap naman kayo, pwede nyo i-type yung SPX or S&P, then lalabas po dyan. Or ayan, no, pag tinype nyo yung SPX, lalabas dito US SPX 500 cash. Ito yung broker na gagamitin ninyo. 8 cap. Okay? Ako po ay nasa 8 cap. Okay? Hindi po kayo po pwede mag-open ng Owanda, Black Bull, Forex.com. Ito po ay mga broker yan. So, kailangan nyo mag-register sa mga broker na yan in order to trade into that kind of brokers. So, pero para sa amin, dito sa Pilipinas, 8 cap ang ginagamit namin. So, if you want to register sa 8 cap, pwede nyo check nyo na lang yung mga Discord natin. Okay? Para mas mapadali yung process ninyo when it comes to registering in 8 cap kasi we are partner by 8 cap. So lahat ng concerns ninyo pwede niyo ibigay sa akin para mas mapabilis yung applications ninyo and withdrawals po ninyo. Naiintindihan? So ganun lang siya. Okay? So now hanapin muna natin yung BingX. So mahirap hanapin to. So now just follow my lead. Okay? Tingnan niyo to. Nandito yung mga brokers sa ibaba. Makikita niyo diyan may 8 cap dito. And then, wala yung BingX natin. So, now, we will try to take a look all source stocks. Let's go to... Kailangan natin mahanap yung BingX. Pero, nandiyan lang yan. BingX. It's just ang hirap lang nila hanapin sa simula. I don't know why. Nahihirapan din ako humanap sa kanila sa simula. Okay, my internet is kinda slow now. So, just wait. Okay, I don't know what's happening here. Ayusin lang muna natin. So, I'm so sorry. There you go. Nawalan tayo ng internet. Sakto. Wow. I'm gonna refresh this one out. Oh. Ayan, okay na. So, may internet tayo ulit. So, now, let's go to BingX. BingX. So, hanapin lang natin siya. Hindi dito lang yan.
Let's go here. Bing X. Stocks, futures. So let's try Bitcoin first. Ayan, lalabas na yan dito. Dapat pala Bitcoin eh. Hindi pala Bing X, dapat na sila search. So Bitcoin to Bing X. Tsatsagain nyo lang talaga eh. Hindi ko kasi alam paano hanapin ang mas mabilis to. Since hindi ko pinapalitan palagi yun sa akin. So now, try natin hanapin lang dito. So nandito lang kaya sa gilid. May Bybit. Ayan, kung saan kayong broker nagtitrade. Eto, may Bing X naman dyan. Ah, may ano pala, sorry, Bing X tuloy. Binance. Okay, meron naman dyan. Ayun, there you go. Nakita na natin. Ayun. So now, favorite natin siya. Gawin natin siyang orange. And then, there you go. Okay, nakita nyo natin. So now, if na-favorite nyo na siya, makikita nyo na siya dito sa watchlist ninyo. Okay, mas madali nyo na siyang makikita dito. So now, pag tinype nyo yung Bitcoin, automatic makikita nyo na yung Bing X nyo somewhere in these zones. Ganun siya eh. Okay, and there you go. See, kanina wala, pero ngayon nandiyan dyan na siya. So now, there you go. Pag kinlik nyo siya, okay na siya. There you go, makikita nyo na siya. Okay, standard futures. Okay, so now after nyo siyang makita, okay, after nyo makita yung Bing X ninyo or mga brokers ninyo, so madadalian na kayong humanap ng mga iba pang brokers. So katulad ng SPX, there you go, SPX, madadalian na kayong humanap ng mga broker dyan. Basta nakuha nyo na yung una, ganun lang naman yan eh. Mahihirapan lang kayo sa una tumingin or humanap, pero pag once na nakuha nyo na lahat, madadalian na kayo. Okay, so now pwede nyo sila hanapin dito sa futures or sa crypto. Ayan, may crypto source Bing X. So ayan, lalabas na po lahat ng Bing X. Ayan, okay. So sa index, ganun pa din. Okay, but anyways, you get the idea. So meron na kayong Bing X dyan, lahat na lang pwede nyo matrade sa Bing X, nandiyan dyan na po. Okay, so kiklik nyo na lang yung plus sign. Okay, so now, since okay na tayo lahat, so paano natin gagamitin yung risk on and risk off na yan? So in that case, sa S&P 500, ito gagamitin natin. So let's say for example, nasa lower time frame tayo. There you go. Now, we want to see a movement ng Nasdaq and S&P 500 kasi kailangan tatlo po yan. Okay, tatlo. So, kailangan meron kayong tatlo. So, which is, kailangan nyo muna SPX, Nasdaq, and then the DXY. Iyan yung kakailanganin nyo, yung tatlo. So, ang main window po dapat ninyo is S&P 500. Siya po dapat yung nasa ibabaw. Okay? So, now, after nyo makita siya sa ibabaw, so, pwede kayo pumunta dito, pwede nyo hanapin yung Nasdaq ninyo, dun ulit, go to watchlist, hanapin nyo lang Nasdaq. Okay? After nyo makita yon, pwede kayong pumunta dito sa plus sign. There you go. And then, compare symbol. Hahanapin nyo lang yan. Okay? So, in this case, Nasdaq ang kukunin natin. So, in that case, pupunta kayo dito. And then, click nyo yung new pane. There you go. Okay? So, now, ganun din po ang gagawin natin sa DXY or dollar index natin. So, hahanapin lang natin ulit yung dollar index. So, DXY. Sorry. There you go. And now, new pane. Okay. Naintindihan? So, nakuha na ba lahat? So, definitely, dapat ganito po yung itsura niyan. Okay? So, now, ang gagawin ninyo, pupunta kayo dito sa settings na to. And now, pwede nyo palitan yung style into candles. Same exact thing here. Candles. Ayan, okay? So, since alam nyo na to, now, napag-usapan na natin yung time session. So, hanap kayo ngayon ng sessions po ninyo. Monday to Friday, okay? Saturday and Sunday, wala po dapat. So, ngayon is Sunday. So, definitely, wala tayong makikita data today. So, now, pero pwede tayong gumamit
ng replay button in order to see kung paano natin ma-anticipate to during Monday to Friday since kasi nga weekend ngayon, so hindi natin siya mababacktest. So now, hanapin natin yung movement nung Friday. Punta tayo ng Friday ng New York session opening, tama? New York session. So now, let's go to the replay. There you go. So, kunin nyo ulit yung mga orasan ninyo, guys. Kailangan ko makita yung mga orasan ninyo. Kailangan ko malaman kung opening na ba ang market nun. Anong oras ang opening? 8. Okay? 8. So, now, ulitin ko ha. Ang kailangan nyo pong makita is risk on and risk off. So, dapat makikita nyo yung displacement nung dalawa. So, Sir King, paano kung pare silang tumataas na tatlo? Okay? Pare silang pataas na tatlo. Paano yun? No trade po yun. Okay? No trade po yun. Ibig sabihin, walang risk on, risk off doon. Okay? Neutral yun pagka ganun. Okay? So now, let's try to forward. There you go. Kakaroon na tayo ng data. Hintay lang tayo. There you go. So, tatandaan nyo lang lagi, guys. Itong si Nasdaq and S&P, magkapatid to. Naintindihan? Magkapatid tong dalawa. So, dapat po parehas sila ng movement. Naintindihan? Dapat po parehas sila ng movement. Hindi po dapat sila nagkakaiba. Dapat po nag-a-agree silang dalawa. Naintindihan? Ito naman po is si black sheep. Isipin nyo lang black sheep to. Si dollar index. So, dapat siya ang hindi kapareha. So, kung yung dollar index ninyo ay tumataas, kung gusto niyo makapag-trade, dapat makita niyo na mabuti kung anong gagawin nitong dalawa. Dapat nag-a-agree itong dalawa. Ito tsaka ito. Ito dikla, ito iba dapat ang desisyon. Naintindihan niyo? So parang ito ba ay gusto nang kumain, ito din gusto nang kumain pero ito ayaw pa. Okay, naintindihan niyo? So I hope nagigets niyo na. So now let's see. Tingnan niyo mabuti. Goes down. Goes down. Goes up. Naintindihan? Goes up. Goes down. Tumataas. Possible, matitrade natin siya to go lower. Ganun siya. Okay? So, ganun matrade ang dollar index. So, aalamin nyo. Tingnan nyo. Goes down. Goes up. Yan ang confluence ng and power ng dollar index into S&P 500. Naintindihan? Ganun po siya. So, since hindi ko naman may explain sa inyo paano ko tinrade yun or paano natin mag-trade yun, pero itatopic natin yan sa next class natin. Hindi lang natin po pwede pagsabay-sabay lahat kasi nga hindi nyo siya maiintindihan. Okay? So, for now, at least naiintindihan nyo yung logic. Okay? At least, ayun ang importante, naiintindihan nyo yung logic. Ang knowledge ay hindi agad-agad na kailangan isubo sa inyo. Okay? Mahihirapan kayo nun. Okay? So, believe me, ang dami na nagpa-mentor, madami ng mentoring, marami na naging mentoring student ng PIB Trade Union, over a thousands of students na ang na-cover namin lahat-lahat throughout the entire 2 years of mentoring or 1.5 years of mentoring. Pero ganito kami magturo dito. Okay? So, I hope naiintindihan nyo kasi nga hindi naman madali. Okay, hindi madali ang knowledge. So, dapat dumadaan kayo sa step-by-step guide when it comes to trading. That's why maraming tao din nagfa-fail when it comes to performing ICT, trading strategy, di ba? Kasi nga hindi naman sila dumaan sa tamang proseso. They skip the part, they watch some few mentoring class ni ICT, then thinking of, I can execute that one. No, hindi po ganun yun. Okay? Hindi ganun yun. So, I hope naiintindihan nyo mabuti. So, again, at least you get the point. Okay? At least nag-guess nyo na yung point. There you go. Diba? Goes up. Down. Eh, Sir Kim, ano po ba yung major key namin dito? Major key pointer. Ang lagi nyo pong titignan, eh, hindi ito. Okay? Hindi po ito yung lagi nyo titignan. Kundi, ito po. Kasi nga, hindi naman natin tinitrade to. So, ito yung matitrade natin. So, dapat, dito tayo tumingin kung anong bibigay na itong signal. Kung tumataas to, pwede natin makuha to as a shorting position. Naiintindihan? Dito kami kumikita. Dito kumikita ng malaki yung mga traders, lalo na yung sa mga community ko. Kasi nga, alam nila gamitin ang risk on and risk off. Again,
hindi ko to inimbento, okay? Galing to kay ICT. This is his 30 years of experience when it comes to trading. And guess what? It works. Real time, real chart. Okay? So I hope naiintindihan niyo to, okay? I hope naiintindihan niyo yung ways nito kung paano nag-work ang dollar index na to, okay? Ulitin ko lang ha. Risk on and risk off. Isulat niyo sa notebooks ninyo. Lower dollar means risk on for ES, it means higher. Higher dollar means risk off for ES, it means lower. Okay? So, S&P 500 make lower, Nasdaq make lower, Dixie will make higher. Naintindihan? Yun yung formula. So now let me give you the formula para lang meron kayong guide. SPX make lower, Nasdaq make lower, Dixie make higher equals S&P. Okay? Yan. Okay? So, if ang Dixie ninyo gumagawa ng higher, then possible ito ay gagawa ng lower. Naintindihan? So, yan yung formula nyo when it comes to risk on and risk off. Okay? Para lang mas maintindihan. Vice versa po yan, guys. Okay? Vice versa, syempre. Okay? There you go. So, now, Sir Kim, naguguluhan ako. Bago lang kasi ako dito sa index and then stock market, forex, kasi Bitcoin lang lagi tinitrade ko, cryptocurrency, yung mga Pepe coin, di ba? XRP, Ethereum, Bitcoin, madami pa, Solana, ayun lang po yung mga tinitrade namin. Eh, ano to mga SPX, Nasdaq na to, and Dixie? So, I believe hindi nyo pa sila naririnig, okay? Hindi nyo pa sila naririnig way back before, pero I know, meron na kayong idea when it comes to this one, pero majority of nakikita nyo sa internet kasi is puro crypto trading ang ginagawa nila. Kasi nga, yun yung mainstream or yun yung uso ngayon, di ba? Pero yes, matagal na akong umalis sa cryptocurrency, matagal na kaming nag-transition sa stocks and forex. And now, I'm seeing a lot of people transitioning to same exact kung saan kami nagtitrade na ngayon, okay? So, yeah, wala na masyado nag-cryptocurrency ngayon. Lahat sila ay lumipat na dito, which is which is good. Okay? So, kung natatalo ka way back before, okay? Kung natatalo ka way back before when it comes to trading kasi nga hindi nag-work yung technical analysis mo, try mo sa forex and then sa stock market, gagana 'yon. It's just ang crypto, guys, is hindi siya 100% nag-work when it comes to technical analysis. Hindi lahat nag-work. Okay? Kasi nga, influence sila. Okay? Influence sila ng news. Okay? So, that's why. Pero sa mga ganito, napakadali i-trade. So, now, I will explain it to you kung ano ba yung S&P Nasdaq na yan. Okay? S&P 500, kaya siya tinawag na S&P 500, is a standard and poor index. Okay? So, nandyan po yung mga blue chips company. Okay? Nandyan dyan. So, bakit may 500 sa dulo? So, ilista ninyo, okay, wait lang, bibigay ko sa inyo yung full details ng S&P 500. Okay? Okay. So, dito tayo. Ayan. Okay? So, S&P 500 Index. Okay? So, ang S&P 500 Index po, guys, is nandiyadyaan lahat po. Okay? Nandiyadyaan lahat po ng mga blue chips company or biggest company sa buong mundo. Okay? Yan ang stock market nila. Which is, nandiyan ang Tesla, Apple, Nike, Amazon, Walmart. Halos lahat, guys, ng company na pwede nyo mapangalanan na sikat sa buong mundo ngayon, nasa loob nito. Nasa loob ng S&P 500. Okay? Standard and Poor Index. 500 biggest blue chips companies. So, Facebook, Apple, Amazon, lahat nandiyan sa S&P 500 na to.
So, kung bumagsak ang Nvidia ninyo, possible dahil yan dito. Kasi nga sama-sama sila dito. Naintindihan? Ganun sila. Ganun dito. Okay? Ano naman yung Nasdaq? Same exact thing, pero nandito naman yung mga iba't ibang company. Kadalasan puro tech, I think. So, Nasdaq. Okay. Ayan. Ayan, kadalasan is nandiyan yung QQQ, Microsoft, Amazon, and then yeah, Costco, Alphabet, yeah, Comcast, nandiyan halos lahat. Okay? So, yeah, definitely. Okay? So, yan yung S&P 500. Actually, ang Nasdaq, ang S&P 500 kasi 500 'yon. Dito naman sa Nasdaq mga 100 naman 'to. Okay? 100 companies. Okay? Adobe, Airbnb, Activision, Blizzard, iba? Yan yung mga nando doon. Okay? So, yeah. Halos wala naman silang difference. So, pareha silang malalaking company sa buong mundo. Okay? That's why tinitrade natin sila. Sila ang nagre-reflect sa market. Okay? So, syempre, eh, Sir Kim, bakit naman DXY or dollar index yung ginagamit natin Confluence? Eh, ano ba sa tingin nyo pinambibili nila dito? Ano sa tingin nyo pinambibili nila ng computer? Ano sa tingin nyo ang binabayad sa kanila? Siyempre, dollar. Kasi nga, dollar is the world reserve currency. Dollar is the, yan ang ginagamit ng halos lahat. Dollar lahat. So, bakit hindi natin gamitin ng dollar? Naintindihan? There you go. At I hope nasagot ko yung mga tanong ninyo dyan. Okay? So, there you go. Okay? So, yun lang. Okay? Ito lang yung, cover ko dito. Okay? So, yeah. I'll be seeing you guys in the next topic. So, today, na-discuss ko sa inyo yung when it comes to formula. And ito yung 30 years of experience ni ICT. So, I cannot wait to teach you the execution for the next meeting. Okay? So, there you go, guys. Review this one. Pwede nyo ilista sa mga notebook ninyo. Pwede kayong mag-backtest. Pwede kayong mag-try sa sarili ninyo kung paano nyo i-anticipate to. Gagayahin nyo lang kung ano yung inalala ko dito. And take a look dun sa general chats natin, guys, or sa chats natin, or sa learning materials. Ilalagay ko po doon yung brokers natin para hindi kayo mahirapan mag-trade. Kasi kung nagtitrade kayo sa Binance, guys, I'm so sorry. Hindi nyo po magagamit ito when it comes to Binance kasi wala naman pong stock market sa Binance. Puro cryptocurrency po yun doon. Okay? So, there you go. Okay? Yun lang. Eh, Sir Kim, ibig sabihin ba na ito, hindi na namin ititrade si Bitcoin? Hindi po yun ang point ko. Tandaan nyo, guys, bigyan nyo lang ako ng 1.5 months to explain it to you lahat-lahat. And guess what? Baka mamaya kahit nakapikit ka na or kahit na tingin ka lang sa 4 hour at hindi ka na mag-drawing, baka mamaya kaya mo na i-trade yon. Yung Bitcoin, ha? Bitcoin mismo. Bitcoin, yes. I'm talking about Bitcoin. Pero sabi ko nga sa inyo, ito muna tayo. Okay? Ito muna. Ito yung magpapayaman sa inyo. If and only if, alam nyo gagawin ninyo. If and only if, makikinig kayo sa akin. Okay? So definitely, that's it. Thank you so much, guys. I'll be seeing you guys in the next meeting. Bye-bye. Peace out.